una-una, siguro I would like to commend our lawmakers that first of all, they're aware, no? Now, na this is really a threat, no? And they are doing some measures, no? To protect us. But to answer your question, is it enough? Tingin ko hindi pa, no? The very first na ano makikita natin dito, yung SIM card registration, wala pa tayo. Although, yeah, I think na-pass na sa House. Lapit-lapit no? Pero, na, oo. It's not yet a law, hindi ba? Pero sinasabi ng ating mga otoridad na talagang kailangan nila yon. Kasi, how do you associate a number to a person? Sino paparusahan ko? Who is responsible? Yes, yes. So, that is one thing that is a good parang kumag starting point. I-register lahat ng mga SIM cards para ma-associate ko. Every time na mayroong nangyari sa number na ito, alam ko kung sino yung responsable. Hindi ba? Yun ang tingin kong una na dapat nating isa sa mga unang dapat nating magawa, no? Then after that we have to review kasi minsan kung naalala mo Michael Ina yung isang pinagtalunan pa doon ano yung social media, sinama yung social media. Kaya medyo hindi na approve yan, hindi ba? Tapos pag-usapan pa yung libel, no? Yung libel in the real world saka yung libel online. Nagpinagtalunan din yan. So kailangan talagang pag-aralang mabuti yan. Can we still separate the real world from the online world, no? Dapat makita natin 'yan, no? Yung ginagawa pa dito at sa online, may pagkakaiba pa ba? Oo, may tamang balance din dapat kasi may advantage at may disadvantage din. Minsan sabi mo kunyari yung sa SIM card registration, ang pangunahing resistance diyan, sinasabi nila, baka i-monitor niyo lang ako ng order, parang ganun, parang something, 'di ba? Yung parang karapatang pantao ang sinasabi. Pero lumalala na po rin kasi itong ganitong klase mga pangyayari at nagbabago ang panahon na kailangan po tayong humingi ng responsibilidad sa mga taong gumagawa ng katiwalian o kasamaan. Paano mo nga naman hahabulin kung ayaw mo naman payagan silang bigyan ng mismong katauhan sa kanilang identity in terms of kung sino yung mga nanloloko, kung gusto po natin matigil ito. Kaya yun po sinasabi yan. No? Kasi kung dati, kinugpay mga ganong mga karapatang pantao, ngayon po, may threat ng panibago, which is itong nangyayari nga. Gusto mo ba araw-araw, ginigising ka na madaling araw, na tinitext ka, accessible po tayo. Tapos, ito nga, may batas. I-report mo yung number naman, wala naman talaga, prepaid, o kung ano man, o magbabago, itatapon lang niya, wala na kagad. So, yun po ba yung sinasabi niyo, sir? Medyo, yung panahon po ngayon, nagbabago din, kaya kailangan, i-update din natin, o baguhin natin, yung mga paraan natin para labanan ito. Tama, tama ka doon. So, kumbaga sa ano, yung batas natin noon, tayo ay pinoproteksyonan sa mga gawaing dati, di ba? Eh ngayon, may iba lang pamamaraan ng katulad niyan, scam, panloloko, no? Na parang kulang sa, ano ba yun, pangil ba o ipin o parang kulang yung luma nating batas. Kailangan dagdagan at baguhin, ano? Para naman na we can, kumbaga sa ano, yung ating mga otoridad, eh mabigyan naman natin ng, siyempre, na pwede natin hulihin niya kasi huhulihin nila tapos anong batas ang gagamitin ko against you? Wala. Mapapakawalan mo rin yan. Hindi ba? Parang ganun.